anong pagkakaiba daw yung mediumship sa sinasapian? Talaga yung kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo. Saan tayo ngayon? Dito tayo sa may Quiapo Church. At tayo ang topic natin, Gabi ng Misteryo, ay ang tungkol sa panghuhula. Ayan. Ang tanong natin is, totoo ba ang hula? Ayan. Anong benepisyo ng hula sa buhay ng tao? Ayan. Nasa lugar ho ako ng mga guwapo at magagandang mga manghuhula sa Quiapo. Ito po sila, oh. Oh, kaway-kaway naman dyan. Ayan. Ito ho yun sa tabi ho ng Quiapo Church, ano. And now, kausapin ko muna si Manong. Felix Romano. Oh. Manong Felix, unang tanong. Yes po. Totoo ho ba ang hula? Ang hula po, gabay lang ng buhay ng tao. Okay. Magsisika pa rin tayo kahit magkipano. Ang hula, gabay lang ng tao. Okay. Pero ang hula, nakakatulong din. Maganda rin yan. So, sa atin pa rin, pagsisika pa rin. Kayo ho, bilang ng hula, gaano na ho katagal sa profession na to? Medyo namatay na lang yung asawa ko dito. Mm-hmm. Siguro may nagsimula ko ng 2008. 2008? Oho. 2023 na tayo ngayon. So nung nasa kabila na si Mrs., yes, kayo na nagtuloy? Ako na nagtutuloy. Pero naniniwala kayong ginagabayan kayo ni Mrs.? Ba't alam mo? Ah, syempre naman. Galing ng talent mo. Alam natin yun. Naniwala ko sa mga salita mo. Mayroong katarga, marunong ka. Hindi naman daw. Nanula. Ba't alam mo? Siguro mayroong kakatingan. Lahat naman ho tayo ginagabayan natin mga mahal sa buhay. Oo, oh, totoo yan. Oh. Oh. So, yung kauna-unahang ng hula kayo, ano ang feeling ninyo during that time? Nung una, feeling ko, naisip ko, isa pa, hindi ma... Yung unang hula ko, nung hula, yung pagsubok ko pa lang, naranasan ko, isa pa, yung magaan sa isip ko, magaan, tatarbaho, at saka parang aggressive ko, at saka parang nakakatulong ako, at saka parang nakikita ko, parang masaya ako sa ginagawa ko. Pero hindi ko talaga naisip na talagang bibitawan siya. Pero sa dami ng mga kasamahan ko, kasi baguhan lang ako, kinakabahan ako. Oy, siyempre. Oh, siyempre sila, magagaling, veterano. Oh. Nandiyan na. Lalo na yung katabi nyo. Yeah. Lalo na ito katabi ko, mahusay din yan. Oh. Sagatondo yan. Sagatondo yan. Batang Tondo. Batang Tondo yan. Oh. Ako nang Batang Quiapo naman. Oh, Batang Quiapo naman. Hindi, ako Batang La Union. Ilocano. Ilocano. Mabait. Bumbong Matos. BBM. Ito na nangyari. Kinakabahan ako. Mas lalo ko pang hinusayan ko ang aking galing. Opo. At susimba ko, dadasal ko na sana yung talent ko, madadagan niya na hindi ako madadaig. Opo. Unti-unti na dinidinig niya, may lumalapit ng mga ano, yung mga manggagamot, opo, ganyan. Naigitan ko na sila kasi marunong ko ako manggamot. Uh-huh. Makinukulang, makinaparang. Tapos minsan nakapasok din ako ng devil na panggagamot na hindi maganda. Iniwasan ko yon kasi nakikita ko hindi maganda. Opo. Parang minamalas ako, parang ganyan. Ayaw kong ganun. Gusto ko maayos na panggagamot. Magaan. Magaan. Uh-huh. At saka malapit tayo sa itaas. Yes. Kay God. Uh-huh. Pero di pa rin makuntinto, pero lang doon na masama. Nandun pa rin yung mga inggit. Oo, oh, tama, tama. Okay lang mo yun. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Ida-down ka, ganun. Patira ka, ganun. Lahat. Pero nakakayanan ko pa rin sa wakas. Ako pa rin nagwawagi. Yeah. Pero munti-kunti ka na rin. Sa mga naging kliyente ho ninyo, halos lahat ho ba sila ay satisfied sa inyo? Hindi ko na sabihin 100% kasi sabihin sinungaling. Lahat ng hula, may lahat may kamalian, may insakto. Yeah. Mayroon kasi kahit minsan tama, sabihin niya hindi. Parang ang tao hindi pares-pares ang isip. Tama. Pero ang panghuhula ko talaga, hindi ko sabihin 100% sabihin sinungaling na kong tao.
ang panghula ko, sakto lang, tama lang, mayroong tama, mayroong hindi, kasi hindi lahat ng tao katama sasabihin naman nila na okay siya ganun. Nandoon pa rin, minsan inutulungan mo na sila, magandang hula, minsan naiingit pa rin sila sa sayo. Okay. Kinukuha ka pa rin ang survive nila. Sa depende ho yun, bukas ko yung kaisipan nung hinuhulaan po ninyo. Yes! Ano? Oo. Kasi parang ganun. Kung sarado, parang may blockage eh. No, parang may blockage. Oo, parang ganun. Oo. Tama, tama. Hmm. So, manong, ano din ginagamit siya dito? Tarot card. Tarot card at saka yung numerology. Malalaman kung buhay ng tao. Numerology. Numerology. Pangalan mo, babasahin ko, malalaman ko kung anong binibigay sa inyo. Lahat tayong dito sa mundo, mayroon tayong pangalan sa itaas. Di ka pa sinilang sa mundo sa tiyan na alam na yung future mo, buhay mo. Opo. Ang buhok niya, kaya niyang bilangin ni Lord. Ayun. Ganun si Lord kakatindi. Mm-hmm. Kaya kirimin numerology, nababasa ko kung anong future mo sa buhay mo. Ayun. Yun ang ginagustuhan ng mga tao. May kakibat na numero yung pangalan. Ng lahat tayo may pangalan. Uh-huh. Malalaman ko kung ano ka ba. Yung pangalang Reynaldo. Ang Reynaldo, nakikita ko, mabait ang mga tao, mga Reynaldo. Naku, sinabi ang mga Reynaldo, mabait, mapagbait. Maramdamin, mapagmahal. Uh-huh. Mauwain, matulungin. Uh-huh. Kaila minsan, iyak na ako. Kaila minsan, may sariling kalidad, kausayan. Ayun naman, no. Naku. Manong, salamat, ha. Okay. Dito lang kayo sa Quiapo, no? Lagi ba kayo dito sa Quiapo area? Opo, dito lang, di ba? Sa tabi lang ng Quiapo Church. Yes po. Salamat po. Salamat po din. Lucy Blasa. Lucy Blasa. Taga saan po? Taga saan po? Taga Santa Mesa. Santa Mesa. Ilang years po kayong nanguhula? 1987 pa, up to now. Oo. Bakit nyo napili ang profesyon ng manghula? Talaga balak ito. Opo. Since 1972. Opo. Wala na akong mother. Mm-hmm. Na matay na. Mm-hmm. So 1994 siya namatay. 1987 ako yung start. Dumating kasi yung client ko galing abroad. Galing abroad. Yung Opo. Nanap siya. Opo. Yung sabi ko wala na. So sabi niya may kasamang anak na babae yun. Ang time na ngayon. Ako yun. Kaya sabi niya, nanap ako. Mm-hmm. Hinanap ako, ayun na. Parang tinanong niya ako na ito yung gusto ko. Alam niyang meron daw akong kakayanan, pero wala talaga akong bala. Uh-huh. Eh may dala siyang baraha. May dala siyang tarot na regalo sa mama ko. Pinilit ko. Kung baka pinilit na sa akin, itry ako. Hanggang sa nag-start niya. Doon na nag-start. Napaglipa ko yung mama ko, sabi niya, gamitin ko. Ituloy ko daw yung mission niya. So, ang tanong ko nga original eh, totoo ba ang hula? Totoo po. Bakit? Hindi naman totally hula talaga na ano ang basa namin eh. Card reading lang kami. Uh-huh. Kaya lang po napatunayang totoo o nagkakatotoo, gawa nga nag-guide ko sa baraha. Nababasahan ko sila, binabalikan ako, nangyayari. Uh-huh. Although hindi lahat, pero... May nahula na ho ba kayo na nangyari sa bansa? Sa bansa na to, meron na po. Ano po yun? Yung nagkaroon ng... Sunod-sunod na. Nagkaroon po ng? Na trahedya. Anong trahedya? Parang ano yun eh. Parang, hindi ko alam kung kailan yun eh. Basta last year pa yun na may nagtanong sa anong akin. Kalamidad, yung, bagyo, yung kalamidad? Bagyo? Baha? Yung kalamidad saka yung merong mawawalang ano yun sa politika. Mm-hmm. Na pwedeng, ano ko yun, nasabi ko yun. Pero hindi ko mabanggit ang pasitan dahil di ko naman siya kilala. Pero one time nang binalikan ako, sinabi nga niya nangyari. Anong ginagamit yun ninyo? Ito po, rider. Ayun. Ito yung tarot cards, no? Apo. Ito ho. Ito yung ano, so, ano tapos? Mga horoscope. Hindi. May nakalagay doon, horoscope. May monkey, may rooster. Oo, yung year by year. Oo, may dog. Ayan. So, kahit paano ho, masaya kayo sa profession nyo, nakakatulong? Opo. Oo. Kasi, lahat naman sila, kung nangyuan mo, binabalikan ka. Opo, opo. Kung ba kang regalo, hindi naman malaking ano sa akin. Pero sa palagay ko, hindi ho yata ang angkop na tawagin hula eh. Ako din po, hindi ko talaga sinasabi. Ako, I would say, I would prefer to use psychic reading. Psychic reading. Kung may nagtanong sa akin, naghuhula ka ba? Manghuhula ka ba? Sabi ko, hindi ako totally manghuhula. Nagre-reading na ako. Yes. Kasi hula is guessing, right? Guessing, yes. Yung reading is you are reading the soul of the person. Yeah, and using your mind. Binabasa mo yung kaluluwa. Yes. And you can read the kaluluwa through his eyes.
Kasi ito yung windows of our school. O yun, ayan, nagkakwento na tayo. Alright, yung katabi ho ni Ma'am ay ating guest ngayon at napasagsag siya sa ating himpilan. Siyempre, para ibahagi naman yung kanyang kaalaman tungkol sa panguhula. Siguro, alisin na natin psychic reading. Yan. Si Sir Lawrence Peñalba. Sir Lawrence, magandang gabi po sa inyo. Welcome to our program, Gabi ng Misteryo. Hello. Magandang gabi po sa lahat po ng mga tagapakinig dito sa at mga nanonood dito po sa malaganap na himpilan ng DCRH. Yes. At para sa akin, it's a great honor po na maging ma-invite po ako rito. Oh, wala pong anuman. Okay. Welcome po kayo, and Sir Lawrence. And I'm so very much willing to share my knowledge for those who needs. I like that. Sir Lawrence, direct to the point po mga question natin. Kailan ho kayo nagsimula ng psychic reading o panguhula na tinatawag? Well, sir, para sa akin, no, kumbaga ang napakarigang katanungan ninyo ay karapat-dapat pa lamang pong suklian ng isang makatotohanang kasagutan. Mm-hmm. Para sa akin, I was started last April 3, 1978. Ooh. That was Monday. Wow. At 1:45 p.m. Wow, may oras pa. Yes, yes, sir. Oh. At ang katunayan po niyan, kumbaga natutulog po ako noon dahil after lunch, pinapatulog po kami ng mother ko. Mm. Ngayon talagang sabi ko, init po ako. Oh. Ngayon sabi sa nanay ko, nanay, magkakasunog po. Ngayon sabi ng nanay ko, yan yung kababasa mo. Kakabasa mo ng mga libro ng mga kung ano-ano dyan, ayan. kung ano-ano ang mga lumalabas sa dila mo. Ngayon, mga ano yan, mga alauna. Uh-huh. Ngayon, at 1:45 p.m. on that day, April 3, 1978, Monday, talagang may mga bombero na po na ano, talagang maingay na yung bombero at nagkakagulo na. Ah. Ngayon, isa kami sa mga nasunugan noon. Ang katotohanan po yan, sir, kumbaga, dala-dala ko po yung documentation ni Mr. Ray Parley. Oh. Ito po, after 10 years yata, hinanap niya ako dahil talaga hindi niya ako makita. Oh. Kasi I was only 9 years old po yung year na yon. Mm. At ngayon po, dyan po nagsimula yung aking, ano, yung aking, kumbaga, pagre-reading. Eh, saan nangyari yung sunog? Sa may tondo rin? Sa tondo rin po. Wow. Sa tondo. Saan to? Sa may lugar ni na Morley ba? Yes, kapit-bahay ko po si Morley. Opo. Miss Morley, kapit-bahay mo pala to si Sir Lawrence. Kaya nga lang po, kumbaga, dala ng kabataan ko yun, dahil 9 years old ako, akala ng nanay ko ng mga tao na kapilyuhan ko lang yun. Mm-hmm. Pero sabi sa akin, pero ang hindi nila maunawaan, ramdam ko na init ako. Mm-hmm. At ramdam ko na magkakasunog talaga. Oh. At yung time na yon, wala po ako nailigtas kundi yung isang santo ninyo namin na kulay green. Oh. Yun lamang po, lahat po ng gamit namin mga nasunog. Mga damit nasunog. Opo, lahat po, wala po kami talaga nailigtas kahit anong gamit yung time na yon. Oh. So, from then on, nagsimula na kayo ng pagbabasa ng tao. Opo, ngayon, ang ginawa ko, natutulog ako, mga time na yun. Parang, kumbaga, parang natutulog ako, pero may pumapasok na sa utak ko. Oh, okay. Na parang i-practice ko lang yung ganito. Sabi ko, kinukulit kayo. Opo, ngayon, kaya ang ginawa kong ganun. Sabi sa'yo, sabi sa'yo, Lawrence, magbasa ka nga ng tao. Ganun. Kaya ang ginawa ko, kumbaga, kasi naniniwala ako na bilang isang gifted psychic, we are all gifted. Yes, correct. But it's depend upon how can I or how can we develop our given ability. Agree. Yes. Mm. At naniniwala din po ako na kumbaga, what you are is God's gift to you. And what you become is your gift to God. Yes. Hanggang sa naging guest na po ako sa kung saan-saan mga himpilan ng telebisyon, mga programa. Oh. Hanggang si Kuya Rene Mariano. Si Kuya Rene Mariano. Opo, sa malangit na ang kanyang kaluluwa. Opo, kaibigan ko po yun. Lagi na akong pinag-guest sa kanyang radio program. Yung Hiwaga, Himala at mga Panaginip. Pero sa akin naman, talagang I've learned a lot from Kuya Rene Mariano. Kaya ito ako ngayon. Ayan. Proud na proud dyan si Kuya Rene ngayon. Nanonood ngayon si Kuya Rene. Nasa langit siya. Opo. Kumbaga, kaya lang,
na oras ang kinuha sa akin ni Lord. Oh, kaya ganun talaga. Talaga naman, no. Naku, I'm happy naman at nandito rin no kayo, Sir Lord. Actually, hindi ko naman kayo kilala. Ako'y nakapag-bike lang papunta ng Quiapo Church kanina. umaasa na meron mga kausap ng mga psychic readers doon, mga manghuhula. Yan yun, kayo ang na-tsempohan ko dyan, yung grupo ninyo, ano ha? Kasama si Mang Felix ba yun? Apo. Sa tabi ninyo, saka si, yun yung isang babae? Si Madam Lucy. Madam Blasa. Lucy. Ayun, Blasa. Saka ako po kasi, sir, yung time na yun, talagang, kumbaga talagang ano eh, alam ko na gifted ako. Kaya lang, para sa akin, I don't really know about how can I develop my given ability. Yes, yes. So that I need to talk with God personally through meditation. Okay. Because I've learned a lot from, there is a difference between meditation and prayers. Yes, yes. In yes. prayers, we are the one to talk with God. Okay, okay. But that's in right. meditation, God only speaks to us. Ang ginawa ko, yung nag-meditate ako. Nakinig kayo kay God? Yes, I'm just, talagang nakinig ako sa Kanya. Ano sabi ni God? Ngayon, talagang binigyan niya, talagang instant, no? Binigyan niya sa akin yung guide ko ngayon na, yung seven archangels of God. Mm-hmm. Sila, kalimbawa, kapag pinanganak ka ng Lunes, ang guardian angel mo si San Gabriel. Oh. Pag Martes, si San Rafael. Okay. Pag Miyerkules, si San Uriel. Okay. Pag Huwebes, si San Sierchel. Biyernes. Pag Biyernes, si San Judiel. Oh, kasi Biyernes ako pinanganak. Eh. Si San Judiel po. San Judiel. Yes. Oh, wow. At Friday is your lucky day, sir. Oh. At ngayon, pag Sabado po, ang guardian angel mo, si San Barakiel. Oh. Paglinggo, si San Miguel. Yun po ang seven archangels of God. Mm-hmm. Kapag pinag-uusapan is the seven archangels of God, sila po yun. Mm-hmm. Pero kapag pinag-uusapan is about the astrological angel, sila si Amadiel, Ariel, Armel, yun po. Pero ako po kasi focus ako and concentrated ako about sa seven archangels of God. Mm-hmm. Kasi ang bawat angels natin, may kani-kaniyang role sa buhay natin. Ayun, halimbawa, nagdadatingan na yung mga anghel na tinatawag ninyo eh. Apo. Nagdadatingan na sa paligid natin. Oh, halimbawa, yes po. Nararamdaman mo na yung energy nila, di ba? Apo, kinitin na po talaga. Okay. Honestly speaking po, dito, parang meron kaming kasama talaga na, ano, kasi parang, bigyan naman big yung kanan po. Welcome ka. Opo, yung left ko. Nagdadatingan na sila. Pero sa akin kasi, ang role ng guardian angel natin, Pagkabanggit mo mga pangalan, nagdatingan. Opo. Sa akin po, ang role ng mga guardian angel natin, kumbaga, siya yung ano, kumbaga yung messenger ng Diyos dito sa lupa, patungo sa langit. Mm-hmm. Pero, ang guardian angel natin, may mga kanya-kanyang prayers. Okay. Halimbawa, ako, pinanganak ako araw ng Lunes, mm-hmm. September 4, 1967, that was Monday. Mm-hmm. So, ang guardian angel ko ay si San Gabriel. Oh. Ngayon, para madali tayong makakonect sa ating guardian angel through God, kinakailangan i-recite mo yung kanyang prayer, yung Latin prayer niya, katulad ko. San Gabriel ako. Mm-hmm. Ang aking prayer sa kanya, para mas madali ako makakonect sa kanya, kasi, kumbaga, we're going to connect with God through our guardian angels kasi sila nga ang ating messenger, sila ang messenger ng Diyos dito sa lupa para papunta sa langit. Mm-hmm. At ako po, kumbaga, si San Gabriel ako, pag binabanggit ko sa umaga, pag sakay ko pala ng sidecar papunta sa Quiapo, yung si San Gabriel, sinasabi ko na, Aberem, Salvatorem, et Prehentem. So, three times po yun. Talagang, nararamdaman ko parang nagtatayo yung mga balayibo ko, kasama ko siya, ganun. Yun. Kaya nga lang po. So parang nangyari, ini-invoke ninyo yung presence ng archangel. Opo. Pero kasi, pinag-aralan ko po, base sa pag-aaral ng angelology, kasi ibang seven archangels of God, ibang astrological angels, ibang ating companion or personal angels. Ngayon, kumbaga si San Gabriel talagang napakaano niya talaga sa akin na talagang lahat talagang ginagait niya ako. Kaya nga lang po, take note po, ang mga guardian angels po, yung guardian angels of God, mga siloso po sila. May siloso? Hindi naman siguro siloso, mga anghel yun eh. Hindi pa, ganito sir, ako personally, naranasan ko na
kunwari, nagdasal ka, nag-ano ka ng prayer mo sa guardian angel mo. Mm. Pagkatapos mong banggitin, yung pangalan ng guardian angel mo, kinakailangan, babanggitin mo rin silang pito. Ah. Hindi pwedeng isa lang. I think to reinforce yung yes. Power nung isa pa, opo. At nung pito pa. Opo, yun. Opo, yun. So parang reinforcement to yun. Opo, yun po. O, kasi ano? Parang sineselyuhan mo yung sirkulo ng mga archangel. Opo, yun. Kasi katulad po sa mabanggit ko, katulad sa Quiapo, maraming mga ano doon, maraming mga psychic o manghuhula sa Quiapo, mm-hmm. Sinasabi na sa mga client nila na o ikaw, may guardian angel ka, ganun-ganun. Mm-hmm. Kaya lang siyempre, ano ba naman kinalaman ng mga customer o ng mga kliyente? Mm-hmm. Di ba? Hindi man alam. Dapat, kung hindi natin alam o kung wala tayong knowledge mm-hmm. about the seven archangels of God, huwag natin babanggitin yun. Yeah, huwag na lang. Tama naman. No? Ngayon, para masubukan nyo ang isang psychic o manghula na nasa Quiapo, i-test nyo sila. Una, i-test nyo sila. Una, itanong nyo, kung sino ang inyong guardian angel. Mm-hmm. Specifically. Ah. Pangalawa, dapat alam nyo, itarang nyo sa manghula na yun. Magandang tip yan, ha? Sige, sige, sige. Pangalawa, itarang nyo sa manghula na yun. Na, how can I communicate with your guardian angel? Yun. Pag nasagot niya yung dalawang katanungan na yun, isa siyang, masasabi ko bilang, kumbaga isa siyang gifted psychic talaga. Legitimate. Yes, legitimate. Na hindi, na hindi lamang po basta. Hindi nagkukunwari lang. Na, hindi yung binabasa lang. Hindi lang binabasa sa libro. Yes, ganun. Kasi if you're a gifted psychic, no need to use the books. Yes. Di ba? Or any, ano, kaya nasa tama, utak tama. Mo na yan. Kasi you are a gifted psychic. Yes. Di ba ngayon? O, kasi tingin mo pa lang sa tao. Alam mo na. Kilala na kita. Sabi ako, I'm so proud being a gifted psychic. Oh. Kasi sa pamamagitan ng pag-upo ko sa bangketa ng Quiapo, hindi ko po ikinakahiya yon. Mm. Dati po akong baker teacher ng Manila Department of Social Welfare. Oh. Kaya lang hindi po ako naging masaya roon. Oh. Now you are happy. Yeah, I'm with happy. With your profession. Yes. Oh. Ngayon, dito po, habang nasa Quiapo ako, mm-hmm. paggabi, nagsa-self-study ako, hanggang sa natapos ko po yung kurso ko ng psychology. Major in child psychology, minor ko adult. Mm. And right after that, sige, upo sa Quiapo. Tapos talaga... Huwag nilang isimulin yung mga nandiyan sa tabi-tabi ng Quiapo. Opo. mga professional pala, no? Tapos po, pagkatapos po nyo, nag-aral po rin po ako. Oh. Hanggang noong February 11, 2000... Baka isang araw, makita nyo rin ako dyan. 2023... at 2011 pero sumasideline pala ano oh, sige po ginugulo ko po kayo sorry okay. Sige po after po noon kumbaga after ko mag-aral ng psychology sa Scranton, Pennsylvania distant learning po kasi yun talagang sa totoo lang lahat flat 1 ang grades ko po kasi guided ako ng guardian angel ng seven archangels of God at pagkatapos po noon hindi pa rin po ako tumigil ng pag-aaral hindi pa kayo nag-doctorate. Ano po, pagkatapos mo yun, hindi pa ako tumigil ng pag-aral. Nag-aral naman po ako ng metaphysics. Doon sa pasok na tayo California. Oh. Hanggang sa nabigyan nila ako ng meritorious degree in Doctor of Metaphysics. Wow. Kaya lang, ayoko po magpapatawag ng doctor kasi gusto ko, ka kalabel ko lang sila. O, saka hindi ka naman doctor eh. Opo, ayun. Doctor of Metaphysics, sir. Pero I can address you as doctor. Dr. Lawrence Peñalba. Pero ang sa akin po kasi, magpagmababa ka lang, okay na yun. Nakapag-aral din tayo ng ganyan, hindi pa nga tayo nakapag-masteral sa ka-doctorate. Pero I salute you, Sir Lawrence. Maraming salamat. Ito, may mga nagte-text sa atin. Ano, okay. Si Mario Angelo de Denosta. Ayan, watching from Cagayan de Oro City. Wow! Ay, kumusta na kayo dyan sa Mindanao, ano ha? Sana naman kayo ay nasa mabuting kalagayan. Alam mo dun sa Mindanao ngayon, Sir Lawrence, inuulan, opo. Binabaha, naku naman oo. Ayan. Si Ma'am Remedios si Pomoseno Antonio, Puerto Princesa City, Palawan. Si June Macmon from McKinney, Pampanga. Ayan ha, kumusta na ho kayo? Malu Quinto, magandang gabi din po sa inyo. Rolando Cadiz,
And also Maridel Makaya Furukawa from Japan. Ayan, sabi niya, sweet evening, Lakay Ray. Wow, mahilig ako dyan. Kaso, binabase ko sitwasyon ng tinatako kasi, ayun, oh. Alright, si June Perez, isa sa ating mga sukiyaki sa ating program. Good evening, Sir Ray. Para sa akin, ang panghuhula po isang pointers lamang sa atin. Tama, di ba? It's a guide, actually. Yes. Tayo na ho ang magdedesisyon kung susundin natin o hindi. Okay, kasi po para sa akin, sir, kumbaga ang panghula, ito ay ang tamang gabay. Ito po ay ang pagbibigay lamang ng tamang gabay at patnubay sa mga taong nalulunod sa kanilang mga suliranin sa buhay. At never and never po tayong dumepende sa hula. Pwede ba magpa-reading ka? Sabi mo, just for fun or kaya just you want to know something about mga ganyan using tarot card. Yun po. Ayun, tarot cards, I remember the time na nag-read din ako ng tarot, no? Tarot cards, Si Sylvia Quintos, good evening, listening po, always from City of Balanga, Bataan. Uy, kumusta na ako kayo dyan? Brother Ron Busamante, magandang gabi sa'yo. Arvin Capasilio, si Toffer Mendoza, Toffer, magandang gabi sa'yo, from San Jose del Monte, Bulacan. Si Nico Jigs Cabales. Ayan, and also, sabi ni, Adirong, hindi ka pwede dito. Sa ibang mapapasok na message. Uy, mamaya ay hingi rin tayo ng perspective ng ibang eksperto tungkol sa psychic readings yan. Pero, Sir Lawrence, unang-una, may mga readings ba kayo na nagkatotoo na? Yung talagang makayanig buhay ng isang tao? Para sa akin, hindi naman po sa pagmamayabang or I just want to be honest sa lahat po ng mga nanonood or nakikinig dito po sa Malaganap na himpilan ng DCRH, marami po. Yun po. Kasi para sa akin na kung ano man yung mga bagay na nakikita ko through my psychic reading, kumbaga instrumento lamang po ako ng Diyos. Kumbaga ako po ay pinakalooban lamang niya ng kakayahan o karunungan ng mga ganitong kaalaman. Ito, Sir Lawrence, kapag meron kayong nakita sa isang tao na alam ninyo na masama or bad news for that person, paano niyo sinasabi sa kanya? Ang sa akin, siyempre... Kasi hindi mo kailangan sabihin ng diretsahan. Opo. Pero kung halimbawa, customer ko siya sa Quiapo or client ko siya, ang una sinasabi ko na dito po sa akin, kumbaga, ang anuman sasabihin ko sa inyo, yung po ay base lamang sa nakita ko. Okay. Hindi po ako pwede... Ngayon, nakita mo ngayon. Opo, nakita ko ngayon. But it can be changed in the future. Yes. Kasi po, ang sa akin kasi, di ba, ang lahat ng sinasabi ko sa mga client ko, yun po ay totoo na nararamdaman ko o nakita ko. At hindi po ako pwede magsinungaling. Bakit? Sapagkat ang anumang halaga na ibinabayad sa akin ng aking mga kliyente, yan po ay ginagamit namin ayon sa ikabubuti ng aming buhay. Tama. Na kung saan, babayaran nila ako. Tapos, dahil magsisinungaling ako. Kung ano yung totoo nakikita ko, hindi ko sinasabi, panalagutan po yan ng aking kaluluwa. Una, sa aking mga sa aking guardian angel and the seven archangels of God. Oh. And of course, to God. Oh. Kaya kinakailangan, maging tapat tayo sa ating sarili at kahit kaninong tao. Kasi kung di mo kaya maging tapat sa sarili mo, paano mo masasabi na tapat ka sa Diyos? Tama. Kung di mo kaya gumawa ng mabuti sa kapwa mo, paano mo masasabi na kaya mong gumawa na mabuti sa Diyos? Yun po. Ayun. So yan. Well said, Sir Lawrence. Nako. Ngayong 2023, meron ba kayong nakikita future ng Pilipinas sa taong ito under Marcos administration? Depende sa inyong visions and pandama. Okay. Ayon po sa aking nakikita o aking nararamdaman,
na ang Marcos administration po ay talagang magkakaroon ng talagang, kumbaga, masasabi nating malaking pagbabago. Pero sa patapos ng kanyang panunungkulan, nakikita ko po na diyan lalabas yung mga hindi dapat malaman ng tao. Mm-hmm. Yun po, at ito po ay bilang isang gifted psychic, ito lamang po ang aking nararamdaman. Mm-hmm. Saka para ano po, mag-ingat pa rin po tayo dahil talagang patuloy po na tubig ang kumbaga ang sisira o mananalasa sa atin, tubig. Mm-hmm. Kaya po, kinakailangan po na lagi tayong magdarasal. Okay. Yung po, lagi tayong gawa na mabuti. Mm-hmm. Na kung saan, huwag na po natin hintayin pang mangyari yung mga bagay na yon. Mm-hmm. No? At huwag na po tayong mag-away-away. Mm-hmm. Di ba? Lalo na sa mga politician, iwasan na po natin yung mga ganyan. Kasi maraming tao ang, kumbaga, ang nadadamay. Mm-hmm. Yun po ang mga nararamdaman ko. At nakikita ko po talaga na talagang sa umpisa hanggang sa patapos, lalabas yung mga mabibigat na problema ng bansang Pilipinas. Ngayon, may mga pinapalitang mga opisyal. Sa palagay nyo, mas okay itong ganitong direction ng kasalukuyang administrasyon? Yung mga may mga biglang inaalis, napapalitan, gano'n. Kasi po, para sa akin, yung biglang pagpapalit ng mga leaders ng ating bansa, para bang hindi ako pabor sa ganun? Mm-hmm. At kumbaga, bakit kailangan palitan agad? Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Siyempre, bago kinuha yan, dapat background investigation muna, mm-hmm, inaral, bago pinaupo. Mm-hmm. Yun po. Kasi ang papalit-palit ng mga tao sa gobyerno o yung mga nangangasiwa o namamahala, para sa akin, hindi po yan isang magandang imahe ng bansang Pilipinas. Nagugulo yung enerhiya, ganun ho ba? Opo. Kumbaga, nagpapalit-palit ang enerhiya at nagkakaroon ng imbalancing of energy. Kaya ang bansang Pilipinas, tingnan natin sa bandang huli kung ano ang mangyayari. Anong kayo hinatnan? Kung ano kayo hinatnan po. Ewan ko masanahan tong sa kaguluhan. Ano? Ayaw natin yun. Ano? Pero sa bawat Pilipino ho, na tayo ngayon, lalo na ngayon, na nasa pandemya pa rin tayo, Sir Lawrence, anong nakikita niyo? Matatapos sa ba itong pandemya natin? Although may lumabas na namang bagong Omicron sub-variant, itong XBB.1.5, anong nakikita ho ninyo? Para sa akin, yung pandemya na yan, mm-hmm, talagang ramdam na ramdam ko na hindi na po yan talaga matatapos. Mm-hmm. Yun. Kumbaga, nasa pagkapit lamang po natin sa Diyos, mm-hmm, ang ikaliligtas natin. Kasi kapag halimbawa ganyan, kumbaga parang sa tingin ko, kumbaga kinakailangan ng prove na paano yun, kailan, paano nila nasabi. Mm-hmm. Inaral ba nila yan? Kaya para sa akin, actually hindi ako naniniwala sa mga ganyan, sir. Oo. Pero nag-iingat din ako. Ayun. Tama yun. That's the key. No? Dapat nag-iingat tayo. Nag-iingat, opo. Hindi lang siguro para sa ating sarili, kundi sa bawat miyembro ng ating pamilya, opo, bawat miyembro ng komunidad, at sa pangkalataan sa buong bansa. Opo, opo. Ayan, ayan. No? Ay, naku, buti na lang dyan si Sir Lawrence at kahit paano, nabibigyan tayo ng mga tips. Ano, ha? Ano ba dapat nating gawin sa ating... Pero kapag kayo nagre-read ba, Sir Lawrence? Hindi ko na binabagit yung hula kasi... Opo, ako rin po. Napaka-uncomfortable sa akin na... gamitin yung the word hula eh. Kasi it's not guessing, it's reading. Kapag kayo nagre-read, may time ba na bigla kayong napapatingin, oop, biglang may lumitaw sa tabi nung binabasahan yung tao? Bawa may lumitaw na anghel o may lumitaw bali, na spirit sir, guide? Opo. Ano? Oh. Bali, nangyari na rin sa akin niya maraming beses na. Yung last na, yung first Friday of this month, may client na umupo sa akin, tapos nagre-reading ako using my tarot card, tapos paglingko sa kanya, sa balikat niya, sabi ko, may parang baby na nasa balikat. Kitang-kita ko through my physical eyes, not only in my third eye. Or kasi our third eye is not located between to our left and the right eye or right eyebrow. Para sa akin, I believe na our third eye is our sixth sense. Yes.
Yun po ang third-eye na sinasabi. At hindi katulad ng sinasabi ng ibang manguna sa Quiapo na ang third-eye daw ay nasa pagitan ng ating kaliwa at kanan mata. Mali po yun. Eh, pag may nagtatanong nga sa akin, Sir Ray, may third-eye ho ba kayo? Parang nakakapak ko lang sa sapitan ko yung third. Hindi ko man ilalagay sa noo ko. Tapos sir, yung nakita joke lang. Opo, yung nakita ko po na yon, nasabi ko sa client ko, may ano o, merong parang pitus sa left mo, sa left shoulder mo. Kitang-kita ko yun. Baby siya, yung maliit pa lang. Opo, tapos, ang ginawa ko, nag-shuffle ako ng tarot card, sabi ko, ano yung unborn child na nakikita ko rito? Pagtingin ko sa customer kung ganyan, ano sabi? Bilang umiyak siya, ano po? Sabi niya, ay sir, sabi niya, kasi nag-ano ako, naglaglag daw siya. Ay, sir, ang tinanong ko, ano po ba yan? Is that intentional or unintentional? Mm-hmm. Ang sabi niya, intentional kasi may reason. Sabi ko sa customer ko, hindi porket may reason, hindi porket may reason is intentional. Sa totoo lang, yung ginawa mo yan, walang kinalaman yung baby, inabort mo kasi daw ayaw panagutan ng lalaki. Pero sabi ko, hindi yan dapat dahilan or hindi yan a way para gawin mo yan. Sa totoo lang, madam, sabi ko, talagang umiiyak po siya. Sabi ko, alam mo yan, yung mga time na yan, sa totoo lang, may karma yan. Sabi niya, oo nga, nararamdaman ko na. Sabi niya ganun. Kaya siya, wala siyang successful na love life. Yun. Kaya sabi ko sa kanya ganun, sir, na alam mo ba na ang karma is simply meeting yourself. Whatever you do, it will come back to you in full measure, nothing less and nothing more. Humagulgul na iyak yung babae. Naku po, pinaiyak niyo po. Tapos sabi ko, dito kasi alam mo kung ba't kami iyak? Kasi totoo yung ginawa mo na walang kinalaman yung sanggol, ayaw ng palagutan ng lalaki na nakabunti sa'yo, ginanyan mo. Pinatay mo yung sanggol o yung pitos na walang kinalaman. Hindi kasi dugo pa lang yun. Dugo, paano ka ba nabubuhay? Diba sa dugo? Tama. Tao na rin yan, buhay yan yung pinatay mo. Kaya tandaan mo, talagang ano yan, magbabayad ka dyan. Paano? Di ba ba nanghingi ng tulong sa inyo? Anong gagawin niya? Ang sabi ko sa kanya, pagsisiyamin yung ginawa mo, mag-confess ka sa pare, ganyan. Humingi ng kapatawaran. Magdasal ka, at bismo sa bata, sa nilaglag mo, kausapin niya. Yun, kausapin mo siya. Kasi, halimbawa, hindi maunawaan ka naman niya, pero sa totoo lang, hindi pwedeng aksidente. Nangyari, hindi dapat mangyari, ginusto yung pareho, nang nagbunga ang ginawa yung hindi maganda, nagsuffer yung buhay. Kaya sabi ko, tandaan mo madam, whatever you do, it will come back to you in full measure, nothing less and nothing more, and you cannot escape in the law of karma. Isang galon na yung iniyak niya sa harap niya. Diyos niya naman. Pero nakikita talaga yun. No? Nandito sa balikat niya. Nandito. Naku naman. No. Tapos sabi niya, oh. Ang bigat-bigat ng ano ko, ng left shoulder talaga. Ko. Tapos sabi ko, sabi niya, ang bigat-bigat, sabi ko, yun yung pinaliwari ko sa kanya, sir. Kaya dapat, kumbaga, hindi naman kailangan maging perfect tayo. Tama. Kung alam na natin na mali, huwag natin gawin. Kasi alam natin na mali, ginawa pa natin, tandaan mo, kasalanan yan. Malaki o maliit ang ginawa mo, kasalanan yan. Ayan, naku. So yan, yan ho ang ginagawa ng mga psychic readers. Hindi lang sa Quiapo, sa iba pang mga lugar ay meron din pong mga ganyan. Although, of course, ang pinag-uusapan nga rito, Sir Lawrence, may tanong nga, bakit daw nagpapabayad yung mga psychic readers samantalang gift from God yung kanilang ginagamit? Okay. Oo. Sir, napakagandang katanungan po yan. Ako po, makatotohanan kong aaminin sa inyo na ako po ay nagpapabayad. Totoo po yun. Why? Because we are living in the material world. Yes. Anumang galaw,
ano man ang gawin natin, kinakailangan tumbasan natin yan ng kaukulang sabihin natin token o bayad. Mm-hmm. Kasi po, makatotohanan ko pong aaminin sa inyo na ako po ay talaga nagpapabayad. Mm-hmm. Bakit? Sapagkat ang anumang halaga na binabayad ninyong mga kliyente ko sa akin, mm-hmm, yan naman po ay sinusuklian ko ng aking mahusay at matalinong paglilingkod, mm-hmm, sa pamamagitan na ipinagkaloob sa akin ng karunungan ng Panginoon Diyos. Ayun. At sabi nga ganun, mm-hmm, what you are is God's gift to you. What you become is your gift to God. Mm-hmm. Kasi po, naranasan ko dati yan. Nagtayo po ako ng office sa bahay namin. Sa totoo lang, nawala na po ako ng privacy. Alas 6 pa lang ng umaga, nakapila na yung mga tao. May problema. Mm-hmm. So, kinakailangan gumising ako. Pag medyo nalate ako ng gising, nagagalit pa sila. Nagpapa-VIP daw ako. Mm-hmm. Samantalang, wala naman ako sinisigil na halaga sa kanila. Oh. Ngayon, pagkatapos ko silang i-assess, i-reading, tapos counseling, mm-hmm, sa totoo lang, bisan, yung box ko, play, kakalampag na ganun. Oh. Ay alas 12 na. Siyempre, kinakailangan ko naman magluto at kumain kami ng anak ko. Tama. Oh. Pagbukas ko ng box, ang laman. Donation box. 3 piso, 5 piso. Sabi ko, minsan, paano kayo mabubuhay? No? Ang ginawa ko, personally, I talk with God. I talk to God. Sabi ko, Lord, binigyan mo ako ng talent. Tingnan mo. 5 piso. Paano ka mabubuhay? Pwede ba itong makabili ng kalating kilong bigas? Wala. Hindi tapos pwede. Tapos Lord, please help me. Ang ginawa niya, pinakilala niya sa akin si Kuya Rene Mariano. Dinis niya ako. Lagi-lagi may regular islat sa kanya. Ang sabi ni Kuya Rene, sa totoo lang, kinakailangan talagang tumbasan ang pagod mo ng halagang karapat-dapat. Tama. Kasi in fact, nagtatrabaho ka eh. Opo, diba? Nag-exert ka ng effort, meron ka rin energy na isinishare sa ibang tao. So, in return, dapat meron ding isinishare yung tao sa'yo. Kasi may mga tao naman po kasi na ang iniisip lang yung saga ng kanila. Yes. Para naman sa tao. Oo. Huwag tayong ganun. Masyado tayong yung makasarili, huwag ganun. Oh, especially diba? Kapag yung mga psychic readers, wala naman talaga ibang source of income. Opo. Yun lang, dun lang umasa. So I think dapat ma-realize din ng mga tao na ganun. May sharing of energies. Opo. Saka aside from that, siyempre yung mga gamit ko, pinupuhunan ng kalimpo yun. Yes, bibili kayo ng mga gamit. Diba? Okay, yung tarot cards ninyo. Binigyan ako ng Diyos na pamasahin ninyo, pupunta ng Quiapo, di ba? Maganda suot. Magandang suot. Dapat medyo mabango ka. Mayroon kang magandang inilalagay sa buhok, di ba? Opo, ganun. Oh. Ako po kasi presentable. Yung kumbaga yung trabaho ko, pinupuhunanan ko. Correct. Di ba? Kasi, kumbaga yun kasi talagang sinabi sa akin ni Kuya Rini yun, what you are is God's gift to you and what you become is your gift to God. Ganun yun. Kinakailangan tumbasan natin ng halaga yung paglilingkod na ginagawa sa atin ng ating kapwa. Mm-hmm. Dahil we are living in the material world. Parang Madonna lang, sinasabi na nga ni Madonna, we are living in the material world. Kaya nga sir, di ba? Kasi iba sa ganang kanila lang, kumbaga, makalamang lang sa kapwa. Hindi iniisip kung ano yung ginawa ng kapwa mo sa iyo. Saka kung maganda naman yung reading sa inyo at nakatulong sa inyo, di dagdagan nyo naman. Opo, sir. Diba? Dagdagan naman ng tip. Actually, ako, katulad yung Christmas. Bali tapos ng Christmas, New Year na. May nagpa-reading sa akin. Nireading ko siya. Sabi niya, magkano reading? Sabi ko, 200 po. Para yung 100 lang pera ko. Yeah, okay lang yan, madam. Kasi siguro, alam ko na may mabigay. Okay lang yan, madam. May GCash naman eh. Oo nga. Siguro, sir. Bali, ang ginawa ko doon, talagang, walang okay lang. Hindi ko tinignan yung halagang binayad niya. Dahil binasa ko yung sa mukha niya pa lang, na talaga may problema ito, na sa dinami-dami namin doon, sa akin sa umupo. Yes. Ibig sabihin, God's will yun. Kalooban ng Diyos tama, yun. Tama. So, pinag-anong siya yan. Tapos, after reading, ganyan. Sabi nga,
ang galing mo, Lawrence. Hindi ako magaling, kasangkapan lang ako ng Diyos. Siya yung magaling, hindi ako. Instrument lang kayo. Instrumento lang ako ng Diyos. Mm-hmm. Ngayon, sabi ko sa kanyang ganun, sige, tapos nag-counseling ako, kasi may background din po ako ng counseling. Mm-hmm. Yun, saka ng ano ng, kumbaga, family and life. Tulad niya, namuhunan kayo, nag-aral kayo. Opo. O, diba? Yung family and life counseling, LGBT counseling. Yun. Ngayon, sabi ng babae, sige, maraming salamat. Hinawakan yung kamay ko. Mm. May nilagay na ganun. Sabi ko, ano ba ito? Pero alam kong pera. Dahil, ano, sabi ko, ang kapal. Sabi ko, nakakaya naman. Mm-hmm. Pero yung 100 na sinabi niya, binayaran niya. Oh. Yung sabi niya, Happy New Year. Sabi ko, yung ginawa ko, pag alis niya, binuksan ko. Oh. Binigyan po ako ng 5,000 pesos on that time. Wow. At sabi ko, Lord God and to seven archangels of God, maraming salamat po. Ayan. Tapos, ay yung New Year well yun. Well blessed pala kayo, no? Opo, kinikilabutan ako. Tapos po, pag uwi ko sa amin, ang ginawa ko sa 5,000, may tao kong binigyan ako, ipanghanda niyo to 500. No, ipanghanda niyo to 500. Ang magandang loob talaga si Opo. Sir Lawrence. At sa totoo lang, actually po, yung mga iniipon. Sharing of blessings. Opo, yung mabuena mano ko, tinatago ko yun. Dahil sa February 14 po, magbibigay po ako ng konti-konting halaga lang doon sa mga taong nakatira sa tabi ng ilog, yung mga senior citizen na kahit mga 30 o 40 senior citizen na kahit tag-200 na bibigyan ko po sila. Okay, you can invite our friends ng ating mga kababayan. Saan ka pwedeng tawagan, saan ka pwedeng i-message, at saan ka pwedeng puntahan. Okay. Okay po, sa lahat po ng mga taong nalulunod sa kanilang mga problema, gawin po ninyo akong gabay sa mga oras na yan. At sa mga tao pong nais magpakonsulta sa akin, maaari lamang po kayo magpunta doon po sa gilid ng simbahan ng Quiapo. Gilid ng simbahan ng Quiapo. Sa gilid ng simbahan ng Quiapo. Sa gilid. Sa Evangelisa Street, Corner Carriedo. Ayan. O kaya naman po, pwede po ninyo akong tawagan sa telepono bilang 0909-729-2889. Ang bilis naman. Bagala mo naman. 0909-729-2889. Yan. At sa 0981-466-5968. Isa pa. 0981-466-5968. At sa pamamagitan po ng karunungan at talino na ipinagkaloob natin, na ipinagkaloob ng Diyos sa akin, makakaasa po kayo na kayo po ay mabibigyan ko ng tamang gabay at patnubay sa inyong mga suliranin sa buhay. Thank you, Sir Lawrence, and salamat po sa ibinigay ninyo sa aming mga impormasyon at gabay. Okay, salamat para naman po. Gumanda ang buhay ng ating mga kababayan. Thank you so much. Okay.